Yo, what's up? It's your boy Respy. Panibagong video na naman kay Matic na panibagong kaalaman na naman ukol sa buhay ko. At syempre mga master, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga master yung mga natututunan ko mga master simula nang tinanggap ko yung Panginoon sa buhay ko, nang grabe in-embrace ko talaga siya. Mga master, eto. Alam, marahil sa atin mga master na may mga pangarap tayo sa buhay na gusto natin magkaroon ng pera, gusto natin magkaroon ng kayamanan. Pero alam nyo mga master, sabi sa Bible, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin mga master, unahin muna natin yung Panginoon, yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Yun ang pinaka-importante mga master, yung mga bagay na mga kakulangan sa buhay mo. Mapupunan yun lahat kung inuna mo ang Panginoon. Alam mo, sa totoo lang, syempre yung kayamanan, syempre marami tayo nagdi-desire niyan kasi lahat ng gusto natin mabibilan natin pag may pera tayo, pag may ganito tayo, may ganyan tayo. Pero mga master, lagi niyong isipin, ha? Lagi niyong isipin na ang buhay natin hindi natin alam kung hanggang kailan na lang. Paano pag dumating yung panahon, sabihin na natin magkaroon ka ng 2 million. Magkaroon ka ng 2 million. Okay, milyonaryo ka na ngayon. Tapos 2 araw ka na lang rin mabubuhay sa mundo. Tingin mo magagamit mo pa 'yon? Syempre hindi. Ang iba sinisecure nila lagi yung ma-embrace magkaroon ng pera. Karamihan sa atin ang sinisecure yung seguridad, magkaroon ng pera, magkaroon nito, magkaroon ng ganyan. Pero alam nyo mga master, ang pinaka the best na isecure mo sa buhay mo, yung kaligtasan mo. Yung kaligtasan mo. Ano bang sasapitin mo pagkatapos ng buhay mo dito? Yun mga master, nakakalimutan na. Okay lang naman, hindi naman masama mag-desire ng kayamanan mga master. Hindi masama mag-desire ng kayamanan. Okay lang yan. Pero huwag yun ang magiging dahilan para mapalayo ka sa Panginoon. Dapat hindi yun magiging dahilan para mapalayo tayo or magkaroon tayo ng mawala na yung relationship natin sa Lord. Yun yung isa sa pinakamali mga master na mentality, which is dahil sa mga bagay, mga kayamanan o kahit ano pang mga bagay na inaasa mo dito, kung yan ay nagiging dahilan para makalimot ka na sa Lord, pati prayer mo apektado na, mag-isip-isip ka. Huwag kang mag-isip-isip ka habang maaga pa. Kasi darating yung time na kapag pinalo ka na ni Lord, doon ka lang makakaalala sa Kanya. Kapag may naranasan ka ng bagay na hindi mo inaasahan, doon ka lang makakaalala sa Kanya. Kaya, alam niyo mga master, kailangan lagi niyong piliin ang Panginoon kesa sa lahat ng bagay. Gumawa kayo ng paraan para mapalapit sa Panginoon. Kaya yun mga master, marahil marami na sa atin nakakalimutan na mag-church, pero lagi nakasulat sa Bible mga master, huwag niyong kakaligtaan ng pagtitipon. Mga master, baka iniisip nyo, biglaan na nagsishare ako ng regarding sa ganito. Hindi rin ako maniwala na darating yung time na maabot ako. Pero eto, katulad ng pagpanood nyo nito mga master, lahat ito may purpose. Kung bakit mo napanood to, kung bakit ka naabot, yun ay dahil may purpose din to sa buhay mo. Kaya mga master, huwag nyong babaliwalain. Kailangan i-desire nyo na mapalapit kayo kay Lord. Yun ang pinaka the best. The best pa sa lahat ng pinaka the best talaga ang mapalapit tayo kay Lord. Yan ang gawin nating goal sa buhay natin. Yung mga bagay na mga gusto mong ma-achieve, susunod na lang yan. Pero unahin mo ang Panginoon dahil siya ang nakakaalam ng katagumpayan mo. Okay? At yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Medyo pinaiksi ko lang. Next time, marami pa tayong topic na pag-uusapan. Gusto ko lang kayo i-aware na marami tayong palabas na music video na mga previous kong kanta. At gusto ko rin kayo i-aware na lalabas pa ako ng mga ibang mga idea pa, mga master, para mas maging mas mapalalim pa tayo. Alam nyo mga master, pwede kayong tumawa, pwede nyo akong hayaan, pero mga master, lagi akong maglalabas ng katotohanan. Yun. Lahat naman tayo makasalanan, pero kailangan lang natin talaga is mapalapit at maging malalim sa Lord. Kasi yun lang ang tanging paraan para makaramdam tayo ng kapayapaan, kasiyahan, at kahit ano pang bagay na gusto mo, siya lang ang kukumpleto sa'yo. Siya ang tunay na satisfaction. Kumbaga, siya yung pinaka kukumpleto sa buhay natin. At yun lang,
Praise God sa buhay nyo. It's your boy Respy at maraming salamat at sa muli sa mga susunod pang video. Respy!